I was actually seriously thinking of returning to the military. Because doon na lang ako magka-career. Nung bumalik ako, sabi ko, yung nagiging political issue pa rin ang Marcos, ang pangalang Marcos, ang pamilyang Marcos. At so sabi ko di para so that we can protect ourselves. Kailangan kong tumakbo. Kaya tumakbo ako. Vote wisely. Ingat. Guys, pakinggan niyo nga. Bakit ninyo gustong maging presidente? I was actually seriously thinking of returning to the military. Sabi ko doon na lang ako magka-career. Nung bumalik ako, sabi ko, yung nagiging political issue pa rin ang Marcos, ang pangalang Marcos, ang pamilyang Marcos. At so sabi ko di para so that we can protect ourselves. Kailangan kong tumakbo. Another manipulative kakampink spotted. So, meron siyang pinutol na part. And here it is. So, sabi ko di para so that we can protect ourselves. Kailangan kong tumakbo. Kaya tumakbo akong bilang congressman. So, this content creator intentionally spliced the video at tinanggal niya yung part na it is about him being a congressman. So, guys, please watch the full interview of Corina Sanchez to BBM. Yes, tama siya. Yun ang tanong ni Corina. However, sa sobrang haba ng kwento ni BBM na sinimulan niya mula sa pagtakbo niya sa kanyang unang posisyon, mula nang madala sila sa Amerika at naputol na nga yung sagot niya at nandun pa lang siya sa part na congressman pa lang siya. But Corina, ask him again the same question. So watch this. At ngayon, bakit Pangulo, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, ano ang iyong pangarap para sa bansa? Well, unang-una, malampasan na natin itong pandemya. Marami tayong kailangan gawin para maibalik ang mga Pilipino sa trabaho. At yun talaga ang dapat na magiging priority ng susunod na administrasyon ay yung trabaho. At masasabi ko, kaya ako tumakbo dahil sabi ko, wala akong naririnig na mahusay na plano. Kung paano ibalik ang trabaho, kung paano palampasin ang pandemya, kung paano yung mga long-term na pangangailangan, yung mga infrastructure natin, yung mga digital, yung mga agri, healthcare, parang hindi ko nakikita, wala pa akong naririnig na magandang plan. So sa lahat ng mga nag-like sa video na to at naniwala, mga nagpauto kayo. At sa content creator, hanggang kailan ka magsisinungaling para lang siraan si BBM? Hindi mo ba kayang iangat si Lenny na hindi nagsisinungaling tungkol kay BBM? Kaya sa lahat naman nagsasabing kami ang sinungaling at kami ang nagpapakalat ng fake news, kami ang mahilig sa spliced video. Sino nga bang nagpakalat na tax evader si BBM kahit fake news? Nag-splice ng video para manira. Gumawa ng fake na listahan ng bayaran sa caravan. Nakakaawa kayo.